tayo magsimula, may tanong ako sa bawat isa. Ano ba yung dati nating ginagawa? O ano yung dating tayo nung hindi pa tayo nakakilala? Ako, dati. Addict ako sa ML. Video games, addict ako dyan. Kaya nga, sa pagka-addict ko, ayun. Napagwala na ako sa pag-church. Pero yun. Ngayon, nag-church na ulit ako. Mm. Naman, dati na sobrang soil. Pero yung nagsasama-sama na ako sa inyo, yung unti-unti namabago na yung buhay ko. Ako dati pala mura ako, pero nung nakilala ko si Lord, binago niyang buhay ko. Mm-hmm. Ako, ano, naman ako ng bishop dati. Mm-hmm. Yung na-court din, tapos yung mas, nung na-invite ako dito, yun, tumagayan, nagsa, yun na, naging medyo naman na yung church ko yun. Mm-hmm. Ako naman, ano, dati akong nahihilig sa babae din. Then, naumaling din talaga ako. And then, napagtanto ko na mali pala yung gawin. Meron pa ba? Meron gusto mag-share ng kanyang bakit ko ba sinabi yung mga ganung bagay o yung sinabi yung dati nating pagkatao? Sa atin mo mag-aaralan. Sinasabi po dito sa 2 Corinto 5:17. Kaya nga kung sino man ang nakatag-isa kay Kristo, siya'y bago ng nilalang. Kawala niya dating pagkatao, siya'y bago. Hey, teka lang, may kukunin lang ako. Uy, donut o. Yan, yan ang gusto kong ipakita sa inyo. Kung titignan natin o, tayo yung ma-attend dahil yan sa donut. Dahil may natatanggap tayo dito sa, yan, sa pinakukuha natin ngayon dito sa church. Nagkakaroon tayo ng pagka nasa pumunta dahil lang dyan sa donut. Pero ngayon, napapansin nyo, pakunti-kunti, meron nagbabago sa ating mga buhay. Diba? Sinabi nga, na nalaman natin na dapat pala na kung sino yung makipag-isa kay Kristo, dapat ano, siya'y bago ng nilalang. Wala na yung dati pagkatao, siya'y bago na dati. Sumasagot ako sa mga nila natin noon. Pero dahil nung nakilala natin ng Panginoong Yesu Kristo, binanggap natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas, ay pakunti-kunti nakikita natin na nawawala na yung mga dati nating pagkatao dahil yun ay sa tulong din ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya tatandaan natin, etong donut sa kapal ng Diyos upang tayo magsama-sama at upang malaman natin yung salita niya. At lamang po yung ating pong devotion po sa hapon nito. Tayo sa Kanya at ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay. Bilang tayo ay binago, dapat tayong mamuhay na may kabanalan sa tulong at biyaya ng Diyos. To God be all the glory.